Yan, yan, ganyan. Ganyan ang magiging itsura nyo pag hindi... Morning mga DIY. So ngayon natin gagawin yung part 2 ng ating video. Yung actual na pag-essential lang ating Sniper 150. Pero bago yan, mag-subscribe ka muna sa channel ko. Paki-like na rin yung video. Mag-comment ka na rin sa baba kung may katanungan ka about sa video. Ngayon mga ka-DIY, ngayon pipili tayo between Yamalube and Castrol. So according sa owner's manual ng ating Sniper 150, ang specification na lang is na kailangan natin ilagay sa sniper natin is 10W40. Since ang ating Yamalube hindi akma dun sa specification na nakasaad sa ating manual, so Castrol lang gagamitin ko. So madalas na rin naman akong gumamit ng ibang brand aside from Yamalube. Okay naman yung performance niya. No? Yan mga ka-DIY. So papainit muna natin yung makina kahit 5 minutes lang. Mas maganda kung mainit yung makina bago tayo mag-change oil para mas madaling bumaba yung langis. Yan. So mag-aantay lang tayo ng 5 minutes. Meanwhile, so kailangan nating center stand ang ating mga motor pag mag-change oil tayo. A few moments later. Yan mga ka-DIY. So, 5 minutes na. Mainit na yung makina, patay na natin. Kayo ay galing sa long ride. So, mas maganda kung ipapahinga nyo muna ng konti yung inyong mga motor. Kasi, pwedeng malustrid yung mga tornilyo kapag mainit at pinihit na natin yung mga tornilyo. Since mainit na yung ating makina, pwede na tayong mag-umpisa ng ating pag-change oil. So ano ba yung mga kailangan natin? So una, kailangan natin ng panalo dun sa langis na matatanggal, no? So huwag nating itapon sa kung saan-saan lang yung ating mga langis. Ipunin natin to, no? Pwede natin recycle o gamitin sa ibang bagay. Kailangan din natin ng socket wrench, no? So 19 yung sukat niya. Siyempre, kailangan natin ng mga hayop sa gubat. So, kailangan natin ito. Yan, yan, ganyan. Ganyan ang magiging itsura nyo pag hindi kayo gumamit ng torque wrench. So ito yung mga i-check nyo pag nag-change oil kayo. So yung bolt nya, yung drain bolt. So yung rubber o-ring nya kailangan walang sira. Pag may sira, palitan nyo na. So yan, dito yung nakalagay. Then yung kanyang compression spring, ito. So dito yan. Siyempre dapat meron kayong strainer. So hindi yan mawawala dapat. So, kaya mas magandang kayo nag-change oil ng inyong mga motor para alam nyo yung mga parts ng inyong motor. Mga ka-DIY, yung pagpapalit natin ng oil filter is every other oil change. So kapapalit ko lang kasi nung nakaraang change oil ko ng oil filter. So hindi ako magpapalit ngayon. No? So kahit na hindi ako magpapalit ng oil filter, so nililinisan ko lang, binubugahan ko lang ng hangin yung aking filter. So, ito ang ating oil filter. So mga ka-DIY, kung gagamit kayo ng hangin para bugahan yung ating motor, so kailangan meron kayo nito, air water separator. Sa ating videos ko kung para sa inyo.
pwede natin bugahan ng hangin para mas mabilis bumaba yung lang. So, bago natin ibalik, no? So, linisin natin itong mabuti. Natin yung ating nilinis na oil filter. So, since hindi tayo nagpalit, nilinis na. So, yung side na walang butas, yung nasa loob. So, ngayon, i-check natin yung level kung tama. Kung sakto lang ba yung dami ng ating langis. And then, start natin. So yan mga paps, napainit na natin yung makina. Patayin na muna natin. So para malaman natin kung appropriate na ba yung level ng ating langis. So wala tayong paraan, kundi i-check natin dun sa dipstick natin. Patanggalin natin yung dipstick. Punasan muna natin ang malinis na basahan. Then, ibalik natin. Nang hindi ini-screw. Tapos, hugutin natin. So, nandito yung level ng ating langis. So, nasa maximum level. So, yung minimum level, ito yung max level. No? Kailangan nasa gitna lang nito yung level ng langis. No? So, ibalik na natin. So, ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung ginagawa kong pagmo-monitor ng aking langis. Kung nakikita nyo itong pindutan na to, select nyo lang. So, meron tayong trip 1. Nakikita nyo, trip 1. Meron tayong trip 2. Diyan sa trip 2 ko na yan, yan yung ginagamit kong pang-monitor kung ilang kilometers na ba yung natakbo ng langis na ginamit ko. So, as of now, meron akong 2,179 pa lang yung age ng aking langis. Pero nagpalit na ako kasi more than 6 months na siyang hindi na-change oil. So, maiksi pa rin yung natatakbo kasi kung magpalit ako every 3,000 kilometer. Yun din naman yung nakasaad sa owner's manual. So, ngayon, nagpalit na ako. So, i-hold lang natin itong button na to para mag-zero siya. Yan. Kapag nag 3,000 na ulit yan, so, pwede na ulit ako mag-change oil. Para hindi ko na siya kailangang ilista o tandaan sa odometer. Itong trip, ito namang trip 1. So, ginagamit ko to usually pag nag-gas ako. Or may gusto akong distance na sukatin from point A to point B. So yun mga paps, yun ang tips na mabibigay ko sa inyo. Yan mga ka-DIY, dito na nagtatapos ang ating video. So sana like mo naman yung video. Mag-comment ka na rin sa baba kung may katanungan ka. Maraming salamat mga ka-DIY sa panonood. Sana may natutunan ka sa aking video.